Hello everyone! Sa episode na ito, we're going to identify what is the difference between a transistorized PLC and a relay type PLC. So you better tune in and enjoy! One of the concerns nowadays ng mga bagong civil na PLC programmers na katulad natin is how to identify a PLC, whether it is a transistorized PLC or a relay type PLC. Kasi sa konting pagkakamali lang natin, especially sa mga PLC wiring connections, it may cause us the PLC to be damaged. At ano pa ang mangyayari? Gagastos tayo at the same time, sayang sa oras. Para maiwasan ng mga yon, itong lesson na ito ay para sa inyo. But before anything else, para sa mga updates, sa mga susunod na mga lessons, please subscribe to our channel and hit the notification bell. So, para malaman natin kung ang PLC natin ay isang transistorized PLC or a relay type PLC, meron tayong tatlong kategorya na kailangan tignan. Ang reference natin always will be the supply voltage. Number one, ang kailangan natin malaman sa PLC whether ano yung input supply or source supply ng ating PLC. Pangalawa, ano ba yung supply ng ating input module? At ang pangatlo, ano ba ang supply na meron or kailangan ilagay sa output module natin? So sa tatlong kategorya na yan, dyan tayo magpo-focus kung paano natin ma-identify kaagad kung itong bang PLC natin ay isang transistorized PLC or isang relay type. First, unahin natin ang transistorized PLC. This Siemens PLC is an S7-200 CPU 222. So, meron siyang category as DC, DC, DC. Ano pong ibig sabihin ng DC, DC, DC na yan? This one, it identifies kung ano yung mga supply dun sa tatlong category na binigay ko kanina. Una, yung unang DC natin, it shows na ito yung source supply ng ating PLC. Pangalawang DC. Ito naman, it identifies kung ano yung supply ng ating input module. So, nasan ang input module ng PLC na to? Nandito yung input module niya. Nandito sa ilalim. Yan. At ang pangatlo, itong panghuling DC na bracket niya, or yung section na DC na to, ito yung tinatawag na output natin. Ano ba yung magiging output supply ng PLC na to? So, since DC ang nakalagay dito, automatically, hindi tayo pwede maglagay ng source na nanggagaling sa mga outlets natin, which is 220. So, bear in mind na itong PLC na to, wala tayong pwedeng ikabit na 220 volts supply. So, paano nangyari yon? So, pag tinignan natin yung output natin, yan, ang supply niya dito, ito yung pinaka-input supply, yung source. And then, kung mapapansin ninyo, yung PLC na to, meron pa siyang nakalagay na M tsaka L+. So, ito yung magiging output na 24 volts natin for the input. So, ang output na mga terminals, nandito siya sa ibabaw. So, in this type of PLC, ito yung tinatawag na transistorized PLC. Now, pagdating sa mga output nito, ano yung mga pwede lang natin na ilagay or ikabit? Una, kapag naglagay tayo ng output, since DC yung ano neto, ang pinakasupply ng output natin, kadalasan, yung mga PLC na to, 24 volts ang supply na kailangan. Components. We have the relay devices. But make sure that the relay devices natin, ang supply niyan is 24 volts DC. Dapat nakikita natin nasaan yung polarity niya, yung positive and negative. One of the lessons na kailangan natin malaman din is kung paano i-identify ano ba yung mga terminals at nasaan ang coil ng mga relays natin. But for the meantime, ito yung component or devices na kailangan natin para sa PLC na ito. The question now is, bakit kailangan natin ng relay para sa PLC na to? Because some of the devices also or components na kinakabit natin ay nangangailangan ng 220 voltage. That's why kailangan natin ng relay at lalong-lalo na kapag gumamit ka ng isang contactor na ang supply is 220 volts. Pero sa kaso na ito, what we have here is yung contactor natin
ang pinaka-coil niya is 24 volts. So, ibig sabihin, pag ginamit natin itong PLC na to, pwede natin gamitin directly kaagad itong pinaka-contactor na ito. So, pwede natin siyang ikabit directly. Pero kadalasan na nakikita natin ng mga contactor is 220. That's why I recommend na kapag gumamit ka ng PLC na ito, katulad ng ganito na transistorized, you better use a relay first bago ka mag-input signal sa mga contactors na merong 220 volts input sa coil. Next PLC naman tayo, yung pangalawa. We have the relay type PLC. Titingnan natin ano ba yung pinagkaiba ng dalawang yan. Ito yung relay type PLC natin. Regardless of the brand natin, isa ito sa mga relay type na PLC na pwede kong ibigay sa inyo. Because one of the reasons kung bakit wala akong Siemens PLC na ano, kasi medyo mahal. So hindi ako makakabili ng ano. Although, sa school ng Malanday, meron silang klase ng relay type PLC. Yun yung pinakita ko dun sa vlog ko na pinakita ko nung isang araw. Which is yung CPU-226 na AC-DC relay type na PLC. Sa relay type na PLC na ito, we're going to identify yung mga criterias din. Yung point of reference natin, paano natin malalaman kung ito ay isang relay type PLC or not. So pag tinignan natin to, ang input supply niya, we have L1, nandito yung input supply source dapat. Ito yung pinaka-supply ng PLC natin. We have L1, L2. Ang supply natin is from 100 to 240 volts AC. So, pwede natin siyang i-connect sa mga outlets natin with supply of 220 volts AC. Pangalawang criteria, we have the input module. Ang input module natin, saan siya nakakabit? So, nandito siya sa ibabaw. Yung mga input module natin, nakalagay siya dito sa ibabaw natin. Kadalasan yan, halos pare-parehas ang mga input supply or input module supply ng mga PLCs, which is DC. Kadalasan yan, 24 volts talaga. At wala nang iba. So, yan. Dito sa relay type. Ito yung differential between relay type and transistorized type PLC. Yung pinaka-output talaga. Because in a relay type PLC, it can accommodate from 12 volts up to 230 volts supply para sa mga coil ng mga devices natin. Wherein, kapag meron kang contactor or mga pilot lamps na 220 ang supply, you don't need to use a relay. Hindi ka na gagamit ng relay. Instead, directly connected ka na dun sa output terminals ng ating PLC papunta dun sa mga light bulbs mo. So, yan yung isa sa mga advantages naman ng relay type. It's because hindi mo na kailangan ng extra relay para magamit dun sa PLC circuit natin. To recap everything dun sa mga binigay na ideas para dito sa relay type and transistorized type PLC. Pagdating sa source ng isang transistorized, ang source natin is always a DC supply, 24 volts DC supply. Sa relay type naman, we have AC supply. Pagdating sa input module naman, ang supply natin is 24 volts DC, same with our relay type PLC, 24 volts also. But in terms of output module, ang transistorized natin can only accommodate 24 volts DC devices. Dun sa ating relay type, it can accommodate from 12 volts up to 230 volts coil na mga devices. But before we end this video, kindly check our FB page, Warden's Corner, and get a chance to win a 1 Lenovo bag. Tingnan lang natin kung paano yung mga mechanics, and then subscribe or like the page sa FB page, sa mga nag-likes na 1,600 na ata plus. Thank you po sa mga sa suporta ninyo, especially dun sa mga estudyante ko dyan sa Malanday, sila Benjamin, sila Ezekiel. Shoutout din pala sa mga co-teachers ko sa Malanday, sa mga tropa ko dyan, sila Dennis, sila Albert, sila Al. Thank you and goodbye. See you on next episode.